อะไรก็ตายสาระไม่บอสิสนะตัวHere we are now live. So, sana po may boses na po tayo. So, hello. Audio po, I think may boses na po tayo. So, please tell me sa mga followers natin, pasensya na, I'm not really good in this technical thing about Facebook, about this mga microphone, mga camera. So, if you have any question, may tumatawag sa akin. So, hello po. Is it loud and clear? Is it loud and clear, ladies and gentlemen? Hello po, clear na po tayo ngayon. So, sa mga followers natin, please tell me kung clear natin ngayon. Kasi wala yung technical people ko ngayon. So, I do not know how to use the social media platform, lalo na yung sa camera. So, please tell me through this comment. May mga comment po kayo, please tell me kung loud and clear na ba. Yes, so yes na. Loud and clear na po. Loud and clear na yung boses po natin. So, clear na po. Okay, thank you. So, yung pag-uusapan po natin ngayon, yung dahil nagtatanong sa akin, may mga message, ano daw yung requirement sa kasal? Dalawang klase ang requirement sa marriage, okay? So, lalo na yung mga OFWs, daming gustong magpakasal. So, you need to know ano yung mga requirements of marriage. Unang requirement, of course, you must have legal capacity. Ibig sabihin, at least 18 years old ka, legal capacity to enter into a contract of marriage. And pangalawa, kailangan, kung babae ka, yung partner mo, lalaki. So, there is no, bawal po ang mixed marriage sa under the Family Code ng Pilipinas. Kailangan, you must be a male and female. And ang ginamit ng batas. So, ibig sabihin, male and female. So, ibig sabihin ng male and female, so, hindi pwede ang babae-babae o lalaki-lalaki. Kailangan, babae at lalaki. Kasi word na ginamit ng batas, and hindi or. So, very clear yan. Pangalawa, aside sa you must have a legal capacity, consent must be freely given. So, we say consent must be freely given, hindi pwede yung sapilitan. Kung pinilit kang nagpakasal, may force, may threat, yung tinatawag na shotgun marriage, possible na yung kasal ninyo, void yun, or at least voidable yung kasal ninyo. Iba yung void, iba yung voidable marriage, okay? Yung voidable marriage, valid yung kasal ninyo until dineclare ng court as invalid. Yun ang tinatawag na voidable. Pag when the court said that yung kasal ninyo is void, ibig sabihin, void yan from the very beginning. So, but kahit na void yan from the very beginning yung kasal ninyo, may requirement ang batas. Kahit na void yan from the very beginning, one requirement is kailangan, kung gusto ka magpakasal uli, kailangan ng consent. Okay? Kailangan ng consent ng court. Ibig sabihin, the court will issue a declaration declaring your marriage void. Kasi kung walang declaration ng court that your marriage is void, hindi ka pwedeng magpakasal kahit na void yung kasal ninyo. I repeat, kahit na void ang kasal ninyo from the very beginning. Okay? Kahit na void yung kasal ninyo from the very beginning. Very number one requirement ng court, kahit void yung kasal ninyo, kung gusto kang magpakasal ulit, yung pangalawa, kailangan ipadeclare muna yung first marriage ninyo. Otherwise, possible ka madimanda ng bigamy kasi nagpakasal ka kahit na void yung first marriage ninyo. Kasi illegal yung pagkasal, walang capacity, then may mga requirements hindi na-comply. So, kahit void yung unang kasal ninyo kasi pinakasalan mo, first cousin mo pala. So, mga ganyan, so void yung kasal ni first marriage, but kahit na void yun from the very beginning, kung gusto kang magpakasal ng pangalawa, kailangan ipadeclare yan ng court na void from the very beginning yung kasal niyo. Okay, may mga wow, live, attorney live, yes, live po tayo ngayon. So, may mga nagtatanong from Canada, from US, okay, kasal po sa Philippines, both US citizen na and a divorce sa US, possible po ba i-accept? Okay, yes, for example, yung divorce kasi, as what I've said, may divorce ang Philippines. So, yung mga nagdedebate dyan na kailangan daw ng divorce ang Pilipinas, may divorce ng Pilipinas, okay? Ang divorce ng Pilipinas, ito yung tinatawag na mixed marriage. That's one of the example of divorce ng Philippines. For example, you're a Filipino, dalawa kayo, babae, lalaki, Filipino. Tapos, yung si babae,
nagpa-naturalize as an American citizen. After niya nagpa-naturalize as an American citizen, nag-file siya ng divorce doon sa Amerika, sa Nevada, sa Las Vegas. Nag-file siya ng divorce doon. Ang tanong dyan, yung divorce niya, valid ba yan dito sa Pilipinas? Yes, valid. Kasi ang determining point, hindi on the day of your marriage, but on the day of the filing of your divorce. Yun ang determining point kung American citizen ka ba or Filipino citizen. Hindi on the day of the marriage. For purposes of this kind of law, yung Article 26 of the Family Code, sabi ng Supreme Court, hindi yung kahit Filipino ka, nung nagpakasal ka, but nung nag-divorce ka, American citizen ka na, pwedeng sabihin na American citizen ka na. Ibig sabihin, your law, ang applicable na batas niyan is American law. So, ibig sabihin, kung America, papayag ng divorce, so divorce ka na dito sa Pilipinas. But hindi automatic na divorce ka na dito sa Pilipinas. Kailangan ka pa rin na mag-file ng recognition of foreign divorce. Sabi ng batas, kung mixed marriage man yan or former Filipino citizen, kailangan ang nag-initiate of the filing of the divorce must be an American or a foreigner. Hindi pwede ang nag-initiate of the filing of the divorce yung Filipino. Kailangan yung American or at least former Filipino, ibig sabihin foreigner na siya, kailangan ang nag-initiate of the divorce must be a foreigner, hindi yung Filipino. Kasi kung ang nag-file ng divorce Filipino, hindi yan ma-recognize dito sa Pilipinas. Okay, clear po yan. So, may nagsasabi, how about pag 16 years old, nag-file na, nagpakasal, void ba yung kasal or valid? Void ang kasal. Kahit na may consent ng magulang, void ang kasal. Kasi very clear ang batas, you must be at least 18 years of age. So, void ang kasal kasi you are a minor. So, minor ka, so void yung kasal niyo. But, kung kahit na void ang kasal niyo, kung gusto kang magpakasal ulit, as what I've said, kailangan pa rin ng recognition of foreign divorce. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng declaration of the nullity of marriage. Hindi ibig sabihin na automatic na pag 16 years old ka, 15 years old ka, nung kinasal ka, void na yung kasalin nyo. Yes, void ang kasalin nyo. But for purposes of remarriage, kung ang purpose mo is magpakasal ulit, kailangan iparecognize mo na sa court, ipadeclare mo na sa court na yung first marriage mo void from the very beginning. Okay? O dami na natin mga followers. So, I think how many views na po tayo ngayon. So, sorry kanina kasi I'm just testing the software na pwede na yung mga text. But unfortunately, hindi ko pa masyadong sanay doon. So, I need to hire a technician. So, kung may mga volunteer kayo dyan, just call, message me, email me. Kung sino mong volunteer kasi as of now, I'm not really good in this technology. But of course, yung gamit natin ngayon, hindi na yung camera, okay? Hindi na yung camera ng cellphone or laptop. We have a good camera right now. Okay, thank you for one of the sponsor. Okay, maganda na yung camera natin. So yung views po natin ngayon is a 4K camera. So, mas malinaw na. So, kung may mga tanong kayo, at least nakikita nyo na yung pagmumukha ko na mas malinaw compared to before na may konting kalabuan pa. Okay? So, may mga, attorney, namatay po yung tita ko single. Sino po ang right sa property nung naiwan? Okay. For example, kung namatay ka, single ka, saan mapunta yung properties? Kung may anak ka, pwede naman single ka kung may anak ka, dito sa anak, first option. Kung wala anak, for example, namatay na walang anak. So, kasi pwede naman single kahit walang kahit naman pwede naman maging single ka tapos may anak eh. So, first na magmana sa properties mo, yung anak mo. Kung wala yung anak mo, wala kang anak, yung magulang mo. Kung wala kang magulang, yung mga kapatid mo. Wala kang kapatid, o namatay na yung mga kapatid mo, o di yung anak ng mga kapatid mo. Kung wala talaga, then yung state. Yung government. So, yung government pwede magmana ng mga properties mo. I repeat, kung single ka, may anak ka, so first na magmana, anak mo. Kung wala anak mo, possible wala kang anak, okay, dun sa magulang mo. Kung buhay pa yung mga magulang mo. Kung patay na yung mga magulang mo, next is yung kapatid mo. Kung wala yung kapatid mo, next step is yung mga pamangkin mo. Okay, then pagkatapos kung wala talaga, okay, balik sa government yung properties mo. So, yun ang order of inheritance sa pagmana ng properties
at suliwi kapin yung order of inheritance ng Spanish law. So, kinopya po natin yan. So, until now, nangungopya pa rin tayo sa mga kasila. Okay? But now, under the present system natin, hindi na system ng kasila yung ginagamit natin, honestly, yung mga boss of our system ng Pilipinas is copied yan ng America. Like for example, yung kinopya natin sa America, yung sa tax system natin, mostly, sabihin natin mga 80 to 90% galing US yan. Okay? So yung tax law ng US, actually 90% ng tax law natin, kinopya, or 80% to 90% ng tax law natin, kinopya yan ng US. Okay, first. Number two, yung government po natin. Okay? Of course, yung government ng US, hindi naman as copycat talaga sa Pilipinas yung system natin under US, but mostly mga 80-70% ng constitution ng US or yung government system ng US, kinopya po natin. So mostly, I'm not saying lahat, but mostly. Oh, like for example, may presidential system tayo, hindi tayo parliamentary. Kasi pag parliamentary, kopyahin natin yung sa United Kingdom, but because we are in a presidential system based on direct democracy, so we are actually under US. But yung pagkakaiba sa atin, we are multi-party system. Unlike US, dalawa lang sila, yung Republican and Democrat. Sa atin, we are in a multi-party system. Ibig sabihin ng multi-party system, for example, may isang party, one party, sorry, for example, Liberal Party. Tapos may Pinipilaban, may Nationalista Party, may LDP, may ano pa yung mga party dyan, may KBL, so may NPC. So marami yung party natin sa Pilipinas. Actually, yung party kasi, yung political parties, actually based on political ideology ang dapat gagamitin. But unfortunately, under the practice ng mga politiko sa Pilipinas, hindi based on political ideology, based lang sa convenience ng mga politiko natin. Hindi siya natanggap dyan sa first party, doon siya sa second party, kung ulit, third party, fourth party. That's why yun ang pangit sa system natin, yung tinatawag ng multi-party. Mas maganda pa rin yung the dual party. Dati, yung panahon nila Marcos party, Nacionalista, and I think Liberal. So, dalawa lang party. So, kung Liberal ka, kung ayaw mo sa Liberal, doon ka sa Nacionalista. But ngayon, under the multi-party system, ang dami na ng party. So, I don't know kung ano ba talaga ang party ng, or ideology ng isang politiko. Kasi yung party natin, based on convenience na sa mga politiko. Okay. Yung mga appointment po, yes, pwede po yan. So, just message lang po sa mga numbers po natin or sa dito po sa private message. We will give my link sa Zoom. So, maybe tomorrow or really this week, mag-schedule po tayo ng one-on-one Zoom meeting. So, online na po tayo, online. So, free legal advice po yan, one-on-one. Kung gusto nyo dito sa Facebook or sa YouTube, pwede rin, para at least maraming nakarinig. But kung ayaw nyo, gusto nyo one-on-one, we will do that through Zoom. So one-on-one yan. So, i-schedule po natin yan maybe next week. So, just message me with your number and my secretary will give the link na pwede nyo pindutin and with a specific time para at least mag-Zoom meeting po tayo. Free legal advice po yan. Wala pong bayad yan. Okay? I am one of your followers at madami natutunan sa'yo. Okay, thank you. Thank you po. Sana po na marami kayong natutunan and nagagamit nyo po yung mga advice po natin dito po sa social media. Lalo na yung dami nagtatanong sa akin about sa divorce, about annulment, and now, may about sa current political current events, about itong tinatawag na libel. By the way, dito tayo sa libel, kasi dami nagtatanong sa akin sa libel. Pwede ka bang idemanda ng libel? For example, you are nasa ibang bansa ka. Example, you are in Saudi Arabia, taga-Saudi ka. Tapos may kalaban ka dito sa Manila. Nag-post ka sa Facebook mo, inaaway mo yung kalaban mo sa Manila. Can you be liable for libel? No. Because the alleged crime was committed not in the Philippines, but it was committed in Saudi Arabia. Ibig sabihin, walang jurisdiction ang Pilipinas. Kung mag-file yung kalaban mo ng online libel or cyber libel against you, madismiss yung kaso on the ground na yung Pilipinas walang jurisdiction sa kaso mo kasi the alleged crime was committed sa other country. That's one of the
element. Pag crime kasi, pag criminal law kasi, one of the requirement is territorial kasi ang criminal law. Unlike yung annulment, mga divorce, yung mga ano yun, mga sa surname mo, kung paano gamitin yung apelido mo, iba yun. Kasi kung Pilipino ka, sa ibang dito sa Pilipinas, pagpunta mo sa Saudi Arabia, pagpunta mo sa Japan, pagpunta mo sa Singapore, Pilipino ka pa rin. So, you are governed by Philippine law wherever you may be located. But yung applicable lang po yan sa family cases natin, sa mga status natin, ganun lang. But pag criminal law ang pinag-uusapan, territorial. Ibig sabihin, kung may nilabag kang batas sa Pilipinas tapos wala ka naman dito, doon kasi ibang bansa, ang Pilipinas walang jurisdiction. So, ang kumplingan, dapat doon mag-file sa Saudi Arabia kung saan ka nakatira. Okay? Kung saan ka residente or stay at the time of the alleged commission of the crime. Okay, second, how about kung mag-post ka sa Facebook, mag-post ka sa YouTube or sa Twitter, then ikaw nag-like, may nag-post, ikaw nag-like. Yung nag-like can be criminal liable for libel. No, hindi. Nag-like ka lang naman eh. Kailangan kasi under the decision of the Supreme Court, only the original author can be criminally liable. If you are not the original author, nag-like ka lang, hindi ka criminally liable. How about yung nag-share? Yes, yung nag-share, wala ding criminal liability. Nag-share lang siya sa sinasabi ng kaibigan niya. Hindi ibig sabihin na sinasabi niya yun. Nag-support lang siya sa sinasabi ng kaibigan niya. Under the freedom of expression, hindi ka maging liable kung nag-share ka, nag-like ka. But kung nag-comment ka, tapos yung comment ko is libelous, na sa Pilipinas ka, pwede ka madimanda. Kasi ang comment is considered as original authorship. I repeat, yung comment is considered an original authorship. Unlike yung tinatawag na share, like, hindi ka maging o maglagay ka ng heart o yung may smiley face, ganoon. So that's part of support or part of your freedom of expression. But kung nag-comment ka, tapos yung comment mo pababastos, you can be liable for a libel because you are considered as an original author. Okay, you are an original author of the case. Okay, 17 minutes na pala tayo. Dadal ko, dami kong sinasabi. Okay? Hopefully, dami kayo natutunan. Kung ayaw nyo, sabihin nyo sa akin, tatahimik na ako. But next time, kung may mga tanong kayo, next time, just message me. Hindi lang message, mas maganda, may kasama ako dito. Next, in the near future, maybe hatiin natin itong Facebook. Dito ako sa kabila, tapos yung lahat nagtatanong dito sa kabila. Para at least maraming nakapanood and daming matutunan sa atin. Okay? Okay, watching from Singapore. Okay? Gali ako dyan, Singapore. Dami ako na maganda yung Singapore na country. Okay? Tapos hasanan ko yung Pilipinas maging Singapore na din. Hopefully, in the near future, sana po, sa sipag, tiyaga, and of course, we should be an intelligent voter and intelligent citizen. Kasi kung hindi dapat natin iasa lahat sa ating pangulo, sa ating government, dapat iasa natin yung buhay ng Pilipinas sa ating sarili. So, yung lahat ng pagbabago, hindi nag-uumpisa yan sa presidente, hindi nag-uumpisa yan sa mga senador, sa mga congressman, sa mga mayor. Nag-uumpisa yan sa atin, sa mga private citizen, doon nag-uumpisa ang pagbabago ng ating bayan. Okay? Attorney, what if both citizen na nag-divorce? Pwede ba sa pahan ng kaso yung kabit na nabuntis ng ex-husband? Okay? Pag nag-divorce na, ano ba epekto ng divorce? Ang epekto ng divorce, wala na. Wala na, wala na balikan. Ibig sabihin, tapos na yung kasalin nyo. Divorce na kayo. Ano na yung kasalin nyo? Hindi ka na asawa, hindi ka na husband, hindi ka na wife. So, hindi ka na pwede mag-file ng kaso ng sa girlfriend ng husband mo, ex-husband mo. Kasi in the very first place, wala ka ng legal capacity to file a complaint against the kabit. Kasi in the very first place, hindi ka na asawa. Kasi divorce ka na. Okay, sakit man pakinggan, but yun talaga ang reality. Pag ang epekto ng divorce, hindi ka na asawa. Move on ka na. Kasi kung, ibig sabihin, move on ka na, hindi ka na asawa. Ibig sabihin, wala ka ng legal capacity. Pag wala ka ng legal capacity, hindi mo ka na mag-file ng kaso against the girlfriend or sabi mo, kabit ng asawa mo kasi in the very first place, hindi ka na asawa. Okay? And the one will file a case only yung may legal capacity. Lalo na pag-divorce na kayo, madismiss talaga ang kaso kasi wala ka ng
legal authority to file a case against your ex-husband. Okay? Pwede magtanong. Yes, magtanong lang po kayo. Okay? Another dating pinaupahan apartment, ayaw na ibalik sa akin yung deposito. Ako, mula sa renta, ginigipit ko ako. Okay? Yung deposit, okay, pag hindi na talaga pwedeng ibalik yan, kung may utang ka pa. Pero kung bayad fully, bayad ka sa lahat ng rental mo, wala ka namang, wala namang babayaran sa electricity, sa Meralco, sa tubig, sa or any other utilities, wala ka namang utang, fully paid ka, pwede, kailangan talaga ibalik yun. Ibig sabihin, yung deposito, dyan yan. Okay? I-deposit mo yan sa landlord mo. But kung wala ka ng utang, dapat isoli yan ng landlord mo. Kasi kung hindi isoli yan, pwede maging liable yung landlord mo. Unang gagawin mo, pupunta ka sa barangay. Settlement muna. Okay? Yun ang word na ginamit ng batas, lupong tagapamayapa. Ibig sabihin, tagapagkasundo, tagapamayapa, settlement, pakipag-settle sa kabarangay. So, yun ang first gagawin mo. Okay, makipag-settle ka sa kababayan mo, doon sa barangay. Okay, kung pwede pa kayong mag-usap, lalo na pag ang pinag-usapan, deposit na ng upa, so kailangan talagang i-solve yan kung wala ng utang. Pero pag may utang pa, of course, hindi talaga i-solve yan. Okay, depende sa facts ng kaso po yan. Okay, watching from Taiwan. Okay, so thank you po Taiwan. Okay. Attorney, please po, bakit di po kayo makontak sa Viber? Yes, makontak po tayo sa Viber, but not in this past 2 weeks, past 3 weeks, wala po tayong Viber. Kasi nga, ECQ, so closed po yung opisina natin. Wala po, hindi po kami sumasagot ng mga tawag. Okay, but starting this week, pwede na po. So, may Viber na po tayo, may email. So, mag-start na po kayo. Wala problema yan. About holographic will na, walang date and sign, ano po ang tama? Okay, when you say holographic will, it must be dated, signed, and written. Dated, signed, and written. Okay? Written na siya, ibig sabihin nakasulat, dated siya. So, kung hindi dated yan, pag possible yan, maging, possible yan, may violation yan sa formal requirement. So, yun ang problema sa mga last will and testament. Okay, ano bang problema sa last will and testament? Kasi yung sumulat ng last will and testament, mostly patay na. Kasi lahat ng last will and testament, hindi yan automatic na yun ang susundin. Kailangan pa rin ipa-approve yan sa court. Ito ang tinatawag sa batas na probation of the will. So ipa-approve natin sa court yan. Mag-file tayo ng petition sa court na ipa-approve yung last will and testament ng lolo mo. Last will and testament ng lola mo. Yun ang last will and testament. But ang moral lesson, for example, buhay ka pa, gusto ka mag-file, gagawa ng last will and testament, mas maganda habang buhay ka pa, gawin mo na yun. Kasi kung patay ka na, sino bang magsasabi na perma mo yan? So, kailangan pa yung mga lolo, yung mga anak mo, yung mga apo mo, kumuha ng expert witness to testify na yung perma na yan, perma talaga ng lolo mo, perma talaga ni lola. So, mas maganda habang buhay pa si lolo, buhay pa si lola, mas maganda mag-execute na siya ng last will and testament, then ipa-approve sa court habang buhay siya. Siya mismo ang petitioner. So mag-file siya ng petition sa court na ipa-approve yung last will and testament niya. Or another option is, para mas maganda, kasi para mas tipid sa taxes, habang buhay ka pa, pwede mo ipabigay yung mga properties mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, gagawa ka ng last ng donation or deed of sale, mas okay pa yan kaysa mga last will, kasi mas mahal ang estate tax compared sa donor's tax or sa sales tax. Okay, another issue here. Okay, we are about 24 minutes. So, clear ba yung video po natin? Okay, clear ba? Okay, sana po clear. I'm not using any internet now. Ang ginagamit po natin ngayon is yung cellphone lang po ito. Cellphone na internet, naka-attach lang po sa laptop po natin. So, worried po ako kung malinaw ba o hindi yung video po natin. Okay? Dami po mga message. So, approximately, we are about ilang views po tayo ngayon. So, we are about yung views natin ngayon nasa let me see. So,
So hindi natin makita yung views o ilang numbers kasi hindi tumatawag, okay? So keep it up, okay? Watching from Doha, Qatar. Yes, marami tayong mga friends dyan from Doha, Qatar. Okay, very active yung mga OFWs dyan, lalo na sa politika. Yun know, itong politika natin, very number one active, lalo na sa social media, itong mga OFWs. Pag may mga issues sa government natin, lalo na itong ABS-CBN, okay, daming may pro-ABS, may anti-ABS-CBN. Mayroon din about ito anti-terrorism bill. So, dami, daming issues. So, of course, intellectual discussion, right naman natin yan bilang isang Pilipino na makialam sa government po natin. So, sana yung government natin hindi dapat magtampo or magalit kung yung mga Pilipino may nag-exercise ng tinatawag na freedom of expression. As being a Filipino, may right po tayo yung tinatawag na constructive criticism sa ating government. So sana po yung government natin, kung may nasabi yung isang Pilipino, sana huwag naman i-demanda nila ng terorista or ano pa sa mga other violations or rebellion or ano pa, slander or defamation or ano pa yung mga term, yung ano na yung teacher na yun. Yung teacher yung issue dati. Maganda pakinggan natin yung mga criticism ng ating mga kababayan because that is part of democracy. Okay, we are still in a democratic and a republican country. So that's part of democracy na mayroon talaga na mag-criticize. So, of course, yung mga supporter ng government, i-depensa nyo. Ganun lang yan. So sana wala namang demandahan o sakitan. Pwede mag-debate tayo about sa anong makakabuti sa ating bayan, hindi na, but not to the extent na mag-aaway, walang personalan, hindi yung tinatawag na academic and intellectual discussion. Okay, yung word na batas is academic and intellectual discussion. Yes, part yan of our freedom of expression bilang isang Pilipino. Yung tinatawag na academic discussion. So let's discuss about yung tinatawag na anti-terrorism bill. Tama ba yan? Consistent ba yan sa ating saligang batas? That's part of our freedom of expression. That's part of us bilang isang Pilipino. Okay? Ano po ba yung mga invalid evidence na di pwede ihain sa court? Okay? May mga invalid evidence. Ito yung nakalusot ang mga totoong criminal. May mga criminal talaga, guilty talaga, but nakalusot. Hindi ibig sabihin nakalusot sila kasi inosente sila. Nakalusot sila because of technicality. Kasi minsan kasi itong mga pulis, hindi nag-aaral, lalo na yung tinatawag na yung concept ng patas, yung tinatawag na fruit of a poisonous tree. Itong tinatawag na fruit of a poisonous tree, ang ibig sabihin doon, kailangan ko may mga evidence yung alleged accused or committing the crime. Kailangan may search warrant or warrant of arrest. That's very basic yan. Kung wala namang warrant of arrest, at least may probable cause yung police nakita niya. So, kailangan may ganyan. For example, nasa bahay, hindi pwedeng bigla na lang pumasok yung police, kailangan may search warrant. Okay? Kung assuming nakita ni police na may hawak na baril, yan, pwede yan. Kung siya, for example, sa labas, nagdadala ng baril, wala namang lisensya, yan, pwede yan. Yung tinatawag na caught in the act. So, pag caught in the act ka kasi, kahit na walang warrant of arrest, pwede kang pulihin basta you are caught in the act or is about to commit a crime or attempting to commit a crime or katatapos mo lang ginagawa ang krimen, pwede kang pulihin ng pulis kahit na walang warrant of arrest or search warrant. Okay? That is the concept yan sa ating saligang batas, yung tinatawag na warrantless arrest. So there is such thing as warrantless arrest. There is also such thing as citizen's arrest. No citizen's arrest, pwede yung isang Filipino citizen arrestuhin yung another Filipino citizen kung nakita niya na may ginagawang crimen. Tapos i-surrender niya doon sa kapulisan. Then i-report na sa pulis na itong tao na to nagdadala ng shabuk, yung bag niya puno ng shabuk, then yung bag niya puno talaga ng shabuk, pwede niya hulihin yun. Yun ang tinatawag na citizen's arrest. So, hindi lahat natin iasa sa pulis kasi tayo mismo mga Pilipino, may right tayo na arrestuhin isang tao. Provided na may basis ka, may legal basis ka, and second, aside na may legal basis ka,
alam mo na may ginagawa siyang krimen, may basihan ka na may ginagawa siyang krimen, na krimen, nakita mo na may ginagawa siyang krimen. Hindi lang narinig mo sa sinabi ni Juan de la Cruz, sinabi ng kapitbahay mo, hindi, kailangan may personal knowledge ka. Ibig sabihin, yung information mo is based on your personal knowledge. Hindi based lang sa mga chismis, hindi based lang sa mga hearsay statement. It should be based on your personal knowledge. Okay? Another issue here is about the, wow, yung video po natin, umabot po tayo sa Zurich, Switzerland. Okay? Thank you, Miss Roxy, okay, from Switzerland. Okay, sa yung video pala natin, umabot na po tayo sa Europe, sa Asia, Central Asia, Southeast Asia, and of course, dito po sa Pilipinas. Okay, thank you po. Okay, so kung may mga question po kayo, message lang po kayo dito, and I'll try my best to give you free legal advice sa kaya ko. Kung hindi ko naman kaya, sabihin ko sa iyo na hindi ko kaya yung mga tanong niyo po. Kung kaya ko lang, okay, I will answer it. Okay, Attorney Mark, 100% na ba background ang nality underage po? Underage po ng grounds. Okay, 10 years na ba yung hiniwalay? Okay. I'm not saying 100%. Depende pa rin yan sa judge. Depende pa rin yan sa evidence and sa abogado po. Kailangan mo, bilang isang abogado, kailangan yung abogado mo, kailangan i-push niya sa court, kailangan siya mag-present ng evidence na nung at the time of the celebration of marriage, you are 16, you are 15, you are 17 years old. So, number one requirement, birth certificate. Okay? Kailangan may birth certificate ka, then kailangan may nag-identify na yung birth certificate na yan, totoong birth certificate yan, hindi peke yan, kailangan naka-identified yan by the local civil registry or by the PSA, Philippine Statistics Office, a PSO, Philippine Statistics Office patawag doon, PSA. Okay? So, yun, sila ang mag-identify. Sila ang mag-identify na yung birth certificate na yan, totoo yan, hindi yan peke. So, that's one of the requirement ng isang, okay? Dami lang tumatawag sa akin. So, I will not answer all calls. So, sagutin po muna yung mga tanong nyo po dito sa Facebook. So, okay? So, yun yan. So, I'm not saying 100%, but kung ma-prove mo lang na if you are 16 years old, 17 years old, at the time of celebration of marriage, grant, approve ang nullity of marriage or annulment of marriage. Pag hindi mo approve na minor ka on the day of the celebration of marriage, yan, malispis ang kaso. So, depende sa paano mo i-prove yan sa court. So, depende sa strategy ng lawyer mo. Kasi kung ako yung lawyer, ang unang gagawin ko, present ko yung birth certificate mo. Second, I will ask the local civil registry or the NSO or PSA to appear sa court and ipa-identify na yan, totoo itong birth certificate, original to, totoo to, na si Pedro noong February 15, 1975 or February 15, 2000, 15 years old pa siya noong kinasal siya. O yan, pag na-prove natin sa court yan, then wala namang nag-oppose, totoo na 15 years old ka noong the day of your marriage, yan, kaso mo, ma-approve yan, then binata ka na uli o dalaga ka na uli. Okay, clear. Okay, daming-daming mga questions. We are 193 views na po tayo ngayon. So, thank you po, 190 views. And later on, mamaya, okay, after this, it will be replayed po sa YouTube page po natin. Thank you po sa mga followers natin sa YouTube. Almost more than 100,000 followers na po tayo. And yung views natin, umabot na po ng almost 2 million views. Okay, for this month. This month na po yan, No, this month is June. No, May. May to June. So, 1 month. So, umabot na po ng 2 million views. Okay, 2 million views na po tayo. Okay, thank you po sa ating mga followers and dito po sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Thank you po sa ating lahat. Okay? By the way, sa mga followers natin, sa dito po, yung nag-watch, please tell your friends to like my page, share my videos, and of course, doon po sa YouTube natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, please. Paki-subscribe po naman, and then click the ring button para atis yung mga bagong videos natin, you will be notified sa mga bagong mga videos po natin about free legal advice online. Okay?
watching from Dubai, watching from Bangkok, okay, Bangkok, Thailand. 16 years old na po kaming hiwalay. Nag-Muslim po ako since 2010. So if you are Muslim, so wala namang problema yung religion ng Muslim. It's a good religion. So kung nag-Muslim ka, but don't enter Islam religion for your convenience. Kailangan kung pumasok ka sa Islam religion, it should be based on your faith. Yung iba kasi dyan, pumapasok kasi for convenience, para at least mag-file ng divorce. Pangit po yan. So, hindi yan dapat gagawin. Dapat kung pumasok ka sa Islam religion, based on faith. Hindi based on your convenience, para at least mag-file ka na ng divorce. Okay? From Pampanga, may mga taga Pampanga niya na views ko sa atin. Okay, may libre surveyor o anong surveyor sa lupa. Okay, wala pong libre surveyor, kailangan ka kumuha ng genetic engineer. Genetic engineer, sila mag-survey na lupa. Wala namang libre. Kailangan bayaran yun. That's professional naman yan. Kung nakabili ka ng lupa, of course, as I said, if you have properties, hindi yan always asset. Dami nagsasabi that if you have real properties, it's a big asset, it's a good asset, it's a good investment. Yes, totoo yan. Real property is a good investment. Real property is an asset. Kung nagbibigay sa'yo ng pera, asset yan. Ibig sabihin, kung asset yan, may liability din. Like for example, magbayad ka ng buwis. Kailangan ka kumuha ng surveyor para i-survey yung properties mo. So ibig sabihin, hindi lahat income. Kung may lupa ka, may mga properties ka, may babayaran ka din. Like for example, kotse. Kung may kotse ka, gagastos ka ng gasolina. Gagastos ka na pang repair ng kotse mo pag nasira yan. Normal yan. Pag may properties ka, hindi lahat income. Minsan, may babayaran ka din mga obligasyon. Like for example, yung texter ko natin about sa surveyor, kung may lupa ka, kung kaya ka bumili ng lupa, hindi kaya ka din magbayad ng surveyor. Ganun lang yan. And surveyor, hindi yan basta-basta ang profession. That's a good profession. And then, aral yan, nag-board exam. So at least, bibigyan naman natin konting professional fees. Okay? Watching from Germany. Okay? May Germany. So, thank you po, Germany. Hindi pa ako nakapunta dyan. Hopefully soon, I'll be in Germany. Ano bang maganda dyan sa Germany? Okay? Beer yata, magandang beer. Okay? Ano pa? Good afternoon. So, daming followers natin ngayon. Daming nanonood from Saudi Arabia. At 200 na plus na pala. Okay, thank you. 200 plus na pala ang views natin ngayon. Live po ito. Every time na nag-live po tayo, umabot po ng 200, 300 yung nag-review. But after 1 hour, umabot po ng 8,000, umabot ng 10,000, minsan umabot ng 25,000 yung per episode po natin. And thank you po sa lahat po ng mga followers po natin dito po sa YouTube and sa Facebook. Okay? Or from Kuwait. Okay, thank you for watching. May lupa naman ito. Hello, Attorney Mark. So, anong mga tanong po natin? Okay. What is intestate succession? Okay. Dalawa yan. Testate succession, intestate succession. Anong pagkakaiba ng testate succession or intestate succession? Sa mga mana to, mana. Pag may last will and testament, ibig sabihin, testate succession. Ibig sabihin, yung paghati ng mga lupa is based yun sa last will and testament ng lolo mo. Last will and testament ng lola mo. Testing succession, tawag doon. Based sa last will and testament na ginagawa ng lola mo. Testing yun. Kung walang last will and testament ang lola mo, walang last will and testament ang lolo mo, ang gagamitin natin ng paghati ng lupa, ang rules na gagamitin natin sa paghati ng properties, yung batas. Batas ng succession. Sabi ko nga dati, kanina, based yun sa kinopya ng Pilipinas, yung sa Spanish law. Yun ang intestate succession. Ibig sabihin ng intestate, based sa law. Law on succession ang gagamitin natin na batas para sa paghati ng mga properties. Pero pag may last will, ang unang gagamitin natin last will. Kung may last will at testament yung lolo mo, yung lola mo, yun ang gagamitin natin na batas sa paghati. Kung wala last will at testament, yung batas ng Pilipinas under the civil code ang gagamitin natin na guide para paghati ng properties ng lolo mo at lola mo. Okay? Ano po ba ang extrajudicial settlement? Anong pagkakaiba
ito sa judicial settlement. Okay. Ang judicial settlement from the word judicial court. Extrajudicial from the word extrajudicial outside court. Ganun lang yan. Judicial court, outside court, extrajudicial settlement sa mga properties to. For example, yung may lupa ang baang lolo mo, ang lola mo, namatay na. Kayo mga magkamag-anak, kung nagkasundo kayo, extrajudicial settlement. Gagawa kayo ng extrajudicial document, pipirmahan nyo lahat yan para sa maghati ng properties. Based, of course, sa batas ng Pilipinas. Extrajudicial settlement. But for example, nag-away-away kayo kasi gusto ni kuya mas malaki, gusto ni ate mas malaki, gusto ni kuya doon sa harap, gusto ni ate doon sa likod. Ayan, hindi kayo nagkasundo, judicial settlement. Ibig sabihin, the court will be the one to settle paano nyo paghati-hatian yung properties, paano nyo i-settle yung properties ninyo. Yun ang tinatawag na judicial settlement of estate. Okay? Clear? Clear po yun, ha? So, sana po na nalilawan po. Oh, of course, nasa 40 minutes na tayo. Sobra-sobra na po. So, thank you po sa mga followers po natin. Maybe, hopefully, tomorrow, may free legal advice naman tayo. So, please call me. Okay, sa landline natin within Metro Manila, 7209-6203. Diba may dagdag yun? Pero number ko talaga, 209-6203. But under the NTC rules, may dagdag yata 7 yata una. So 7, then 209-6203. Landline po natin yan. And sa cellphone, okay, pwede kayo mag-text, tumawag. Okay, sa 0932-88-56203. I repeat, 0932-88-56203. 203. And sa Globe natin, but available yung Globe natin kasi may nawala yung mga numbers natin. So yung Globe natin will be available hopefully next week sa 0917-329-5353. I repeat, 0917-329-5353. But as of today, just call muna sa SAN, yung 0932-88-56203. Thank you po. By the way, please subscribe po sa Facebook page po natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po.